Dapat noon po pa ito ginawa eh. Kaso, eh, pinagbibigyan kita ng pinagbibigyan kasi naasa ako na magiging maayos pa ang lahat. Pero anong ginagawa? Puro panluloko. Ikaw talaga mismo ang sumira sa pamilya natin. Maayos natin ito? Ako bang wala akong ibang hiling kundi maayos ka? So, ano nga ginagawa mo? Maayos ba yung magsasama kayo dyan ng kapit mo na parang ano? Kababuyan na yun sa ano na, sa pagkatao na ang... Alam mo ba, palagi mo binabanggit na maapektuhan yung anak mo. Matagal lang naapektuhan yung anak mo sa pinanggagawa mo sa albiro mo na nagkikita ng anak mo, mismong kabit mo dahil isinasama mo. Sa bahay niya, pinatutulog ko doon sa ano? Oo. Wow! Wow! Ibig mo sabihin, mas gusto ng mga anak mo yung kabit mo kaysa sa nanay nila? You're stupid! Matagal lang naapektuhan yung bata dahil sa kagagawa mo, sir. Hindi dahil sa gusto ni Mrs. na magkabalikan kayo, mag-iskandalo kami kapag hindi ka pumunta rito. So sir, for the last time, kailan ka pupunta rito? Pwede ko mag-uusap na lang kami ni Mrs. Diba nag-uusap na nga tayo? Nag-uusap na tayo ba? Ma'am, pinapaikot ka lang nito. Ayun nga, ganyan po. Ano gusto mo? Punta na lang tayo sa Martes? Kahit po ngayon eh, kung ano po. Sir, humanda ka na, darating kami dyan. Okay? Bong, pupunta ka ba dito o hindi? Eh, gusto mo, madali ka agad. Alam na akong preparasyon. Alam mo magpunta dyan. Bong, preparasyon, Sabado, Linggo, o Lunes, andito ka na. Magro-ro siya, eh. Alam ni Miss yan, yung land by land. Ano? Magkaano daw, Roro? Yung bus? Hindi, ganito ha. Sige, magpapadala ako ng pera dyan sa'yo ngayon na mismo. Darating dyan yung pera. Basta't Lunes, andito ka, okay, sir? Sige, sir. Gusto mo maalis yan, sige. Okay, good. Huwag ka matakot. Gusto ko magsabi ka ng totoo kasi fair kami rito, huwag ka mag-alala. Patas kami. Totoo ba for the last time? Para lamang sabihin ng papa mo na hindi kami bias. Totoo ba may nakausap si mama ng mga foreigner? Mga English speaking. Pag minsan po naririnig ko din. Ha? Pag minsan po naririnig ko din. Narinig mo, nag-English si mama. Okay. Ma'am. Ayan, nirinig daw yung anak mo. Kanina kasi niling siya na hindi. Pero hindi ko alam kung yung iling na yun na para naalala niya yung hindi dapat niya maalala. Kaya napiling. May narinig daw siya kausap mo sa cellphone na English speaking. Sino yung English speaking na kausap sa cellphone? Sir, sa ano po namin, may mga entry po kami sinasalihan. Tapos po, may mga ano doon dati na admin na... Hindi ko po alam kung ano yun. Tapos... Pag po kasali sa entry, kailangan anong po, entry? Yung pong may mga napapanalunan po na, halimbawa po, racing likes or racing heart. Yung padamihan po ng ano, pag may mention. Tapos po, pag po, ang mga ano po doon, minsan, kailangan po, bago sumali, sa group chat, kailangan makita na, ano, na yung mga kasali ay hindi fake account. O ba't kinakailan mo mag-English? Eh, meron pong mga kasali na taga-ibang bansa eh. Halimbawa po, taga-ibang... So, meron kong kausap ng mga foreigner. So, tama yung sinabi pala ni Mister na meron kong kausap ng mga English speaking at yung anak mo mismo nagsusumbong pala kay papa niya. So, ma'am, may kasalanan ka doon. Kasi para yung anak magsumbong sa papa niya at sabihin pa may kausap si mama, so, ibig sabihin may pagdududa na yung anak mo mismo sa iyo. So ang nakikita ko rito, yung bata, kaya pala siya umiiyak. Dahil alam niya may kasalanan ka rin at may kasalanan si papa. So ang gusto niya mangyari, kalimutan niya yung pass, magbalikan na lang kayo. Tama ba ako? Papa. Oh, see? Nabasa ko agad yung gusto ng bata mangyari. In front of your child, nakikipag-usap ka kung sino-sino mga lalaki. Bakit ka kasi nakikipag-usap dun sa mga entry? Kasi kailangan po yun bago ka maka-join. Ano yun? Game? Opo. Oh, bakit mo kinakailang sumali sa game ka? May asawa kang tao, imbis na mag-game-game ka, dun ka na lang siguro mag-focus ng time mo sa anak mo, sa mister mo. Tama nga naman pala si mister. Now, sorry ma'am ha, wala akong kinakampan dito. Tama nga naman pala si mister na sa halip na asikasuhin yung pag-aalaga sa bata, sa pagluluto, kung ano pang gawain bahay, nag-abala ka doon sa game-game na yon, which is not supposed to be dahil ginang ka ng tahanan.
Sir, yun po ay ginagawa ko lang. Dito pong para pong... Maski na ma'am, gawin mo yun at your spare time. Ibig sabihin, hindi po sa oras na dapat gaginagampan mo trabaho bilang isang magaling na misis, magaling na nanay. Hindi, kumbaga, ito pong game na yan, kinakain ng game na yan, yung oras, quality time mo dapat para sa mister mo at para sa anak mo, which is very wrong. Alam ko gagawin mo yan, ma'am, kung halimbawa sa gabi na, matutulog na kayo, or talagang spare time, libreng-libre ka. Sinasabi niya ni mister, napipilitan na siya pag-uwi ng bahay, nagluluto siya kasi nandun ka sa Facebook, eh mali ka talaga doon. Ang mali lang nga niya, ng babae siya, pero may mali ka ma'am, ikaw nag-umpisa. Hindi po ako nag-umpisa, nito lang po ako nag-Facebook nitong siya po eh, may babae na, may anak na po. Hindi po ako nag-umpisa ng ano, nito lang po ako nag-Facebook ng ano. Nung ano ba, nung magkasama pa si Papa Mama mo, may mga kausap na si Mama mo o ito lang? Kailan lang? Nito lang. Ah, bago lang. Ay, yung pagsumbong mo kay Papa mo, bago lang ito. Hindi po ko nagsumbong kay Papa. Eh, ano yung sinasabi ni Papa mo, nagsabi ka rin sa kanya? Okay. Alright. Ganito na lang. O, nito lang. Maski na nito lang. Dapat hindi ka na ipag-usap sa mga foreigner. Dapat turn mo sa anak mo. Now, ang gusto mangyari ng bata, magkabalikan kayo. Di ba yun ang gusto mo? Opo. Oh, gusto nyo bang pagbigyan tong bata? Pero sir, I'm warning you, pag gusto niyo mang pakulong ka, makukulong ka. Gusto mo makulong papa mo? Ayaw mo. Okay. Ma'am, ayaw niyo makulong papa niya? Ayaw ko pong nasa kulungan ng ama ng aking mga anak. Ay, yun naman pala eh. Kung ayaw mo nasa kulungan, ako po, kaya ko pong i-delete ang Facebook ko basta maging maayos lang kami. Okay. Siya kaya niya nang i-delete ang ginawa niya, kasalanan sa akin. Yun po. Okay ba sa iyo yan? Yun po. Okay. Sir, eto na ngayon. Kung ano man yung mga nasa Facebook daw niya, i-delete niya yun. Burado lahat. Kahit burahin kong i-deactivate ko ng account ko, wala ang problema sa akin. Basta lahat din ng anong, wala na din siyang contact sa babae, yung mga babae niya. Fair. Fair. Kahit sumbat niya, makita niya kung may Facebook, sumbong niya agad ako dito. Sir, ayan na. I-delete niya yung Facebook. Ngayon, it's your turn. Ano kapalit? Dahil kapag hindi mo sinunod yung gusto niya, pwede ka makulong. Kaya pumunta ako para sagutin yung tanong nung nakaraan eh. Na yun, na tamang sustento daw sa mga bata. Siyempre siya, walang trabaho eh. Kung ganyan, di... Kung magsabi ka kung ano sa sinasabi, kung kaya ko, di sasagutin ko. Di ba ang alam mo, ang ikaw na mismo ang nagsabi, ang gastos natin sa isang araw, 800 dahil ang baon na nga lang ng ano mong mga anak mo. Kaya sabihin mo lang isa-isa para mag-total natin, ang baon, magkano'ng baon ng mga bata. May listahan ako dun eh. Sabihin mo para atis. Si Andrea, 130. Kasi, di ba, 100 yung baon nila, 30 pamasahe back and forth. O, magkano na yan? Kwentahin mo. Oo, 130 kada isa. Pag nasa amin na si Mel. Elementary pa lang si Mel eh. Hindi kalahati sa kanya, kalahati ng... Ikaw mag-press kung magkano ipapabaon mo. Kasi sa'yo, ikaw mag-bibig. Actually, yung 130 sobra-sobra lang sa mga bata eh. Di sabihin mo sa kanila, dahil yun ang baon nila. Yun ang baon nila. Alam nga... Sabihin mo sa kanila, ilang baon nila, di ba ilang baon nila? Sasagutin ko yung baon nila araw-araw, sasagutin ko yan. Tapos, ang pagkain, magkano'ng pagkain na iningin mo sa akin? Di ba, kakain ng umaga. Tanghalian, doon sila sa, pag sa school, doon sila, nandun na yun sa 100. Sa hapunan. Palagay natin sa araw, 200 pagkain nyo, kasama ng bigas. Ang kuryente, tubig. At saka tuition ng dalawa. Yung monthly naman, ang tuition na yan, kasi kwan na yan, pwede yung kwan eh, di ba yung, one year ba yan ang tuition, di ba? So, ito po, ano po yung papagkasunduan nyo? Hindi po talaga kayo magsasama? Sustento na lang po, ate? Ako, kung anong gusto niya, di yun. Sinagot ko lang kwan mo, sabi nung last gusto mo na sustento eh, sinagot ko lang yun. Ngayon yun ang gusto mo eh, alam, tsaka atining sinabi mo na sa akin na out na ako sa pamilya. Kasi hindi ka gumagawa ng paraan. Kami lagi ang gumagawa ng paraan, Melissa, di ba? Mm-hmm. Pinakausapan ka namin doon muna kayo sa Iloilo para maayos yung relasyon niyo ni Andrew. Di ba sabi ko nga sa iyo, ayaw kasi ko sa iyo. Kasi ikaw, sabihin ko na sa iyo ha, totoo ha, dati kakampim ako.
Awang-awa ako sa iyo. Pero hindi ko gumagawa ng paraan para sa mag-ina, sa anak mo, sa asawa mo. Pinag-uusapan kita, nagmakaawa kami sa iyo. Nirespeto ko yung desisyon mo na ayaw mo sa amin sa Iloilo. Ngayon, huwag mo pabayaan yung mga anak mo. Hindi ko sila pinababayaan, Ateneng. Si Andre, 15 years old, pumupunta sa birth house. Iyan ang nagsama! Iyan! Wala sa Iloilo siya! Ate, wait lang ha. Tapos, kahit tawagan ngayon natin si Andre, Ateneng, sobra ka na! Ang anak mo pumunta ng baro, sinama ng kapatid mo. Kahit tawa, tinanong ko si Andre. Tinanong ko, mamahinawan ka. Sobra ka natin eh. Yung anak mo may tatto. Yung anak mo naglalasting, pinapabayaan mo. Ano kasi ka nanay ka? Tinatanong ko si Andrea, Andrea, chinecheck ba kayo ng nanay mo sa school? Hindi po. Ba't marami kang time sa Facebook? Marami kang time mag-like sa Facebook. Yung mga anak mo, hindi mo maasikaso. Sobra ka, Ateneng. Tapos nung enrollment, sabi ko si Andrew, nagsisimula pa lang dito, wala siyang pera, mag-open pa lang siya ng shop. Melissa, pwede ba na mag-enroll sila, private sila? Gusto ko i-public yung anak mo muna for a while kasi nagsisimula siya ulit sa Iloilo, di ba? Sabi mo, hindi pwede kasi sa private sila. I-explain ko. Baga mo na. Kasi sabi niya, oh. Sabi ko, ngayon, kung gusto mo mag-private, ito muna yung pera, i-down muna namin. Kasi kakababalik ko lang. Kapag sa galing bakasyon. Sabi ko, please, puntahan mo na yung school. Makiusap ka, di ba? Sino rin nakiusap din sa'yo? Puntahan mo na yung school. Pasok ka na yun, Ateneng. Pasok ka na yun eh. Wait mo na. Pasok ka na. Enrollment kasi sabi mo, lalo sila. Kaya wala silang enroll, kaya hindi sila makapasok. Nung nag-enroll kami, pasok ka na yun. Pasok ka na nga. Pero sabi ko, Lisa, pumunta ka sa school. Makiusap ko muna. Ito mo na yung down kasi wala kami pera. Within these days, ibigay namin yung iba kasi nag-enroll din mga anak namin eh. Kababalik ko lang galing pa kasi sa'yo. Hindi po, ayoko, nahiya ako. Taningin mo si Andrea, pinipilit ko. Oh, Andrea, pumunta ba yung nanay mo sa school? Hindi po, nahihiya siya. Ayun niya po. Andrea, sabi ko ikaw na lang pumunta sa school. Ba't hindi mo yun kaya gawin para sa anak mo? Pumunta na ako doon din. Bayaran na natin niya eh. Bayaran na. Kasi pasok ka na. Si Andrea eh. Hindi mo pagbayad. Pumasok na sila. Pinadalhan namin ng buo. Pinadalhan ni Andrea ng buo para maka-enroll. Yun niya. Pasok ka na yun. Pasok ka na yun. Hinanapan namin kasi napipressure kami. Pero sinauna, pinakiusapin namin down muna. Kasi hindi nahihiya ako. Nang binigay, kaya naghanap kami ng paraan. Kahit pula kami pera. Kaya ang problema sa'yo, kami ang pinipipressure eh. Ikaw saan ka? Sa bahay lang, nagpataba, nagpipacebook. Sige, okay, okay, wait lang po, ha? Okay, well, alam mo ba bakit? Napagod ako sa iyo, Melissa. Naintindihan ko ngayon si Andrew kasi alam mo ba, umiiyak siya araw-araw sa nanay. Dahil pagod na pagod ako, wala man lang asawa sa akin na nag-aalaga. Naawa na ako sa kapatid ko, sa totoo lang. Gusto ko sumayin kapatid ko. Siya din mismo, kung mamarami kang pagkukulang, Melissa. Marami kang pagkukulang kasi... Tama na po tayo dyan. Hindi na po ba kayang maayos po yung pagsasama ninyo? Hindi na po siguro. Hindi na po siguro. Talagang ramdam ko. Tsaka sinabi na nila sa akin, out na daw ako sa pamilya nila. Kasi napahiya din sila na nagkaalaman sa buong mundo daw na ganyan. Ikaw kuya, anong masasabi mo? Ay, gusto, ayaw ko din eh. Ayaw ko din sa mga bata na sana eh. Si Ining, malaki na sila eh. Nakaka-chindi na sila. Kasi matagal ng issue na sana yun sa mga bata eh. Na ganyan lagi kami. Mga bata, alam ko mga bata, malapit pa sa akin. Mas malapit ng loob nila sa akin. Pero sa Iloilo kami. Hindi po ako sasamang pa Iloilo. Kasi may sarili naman po kami bahay sa Batangas eh. Sa Iloilo, makikitira po kami doon. Tapos hindi po ako komportable doon dahil hindi ko po gusto ang kasama ko. Eh di ba kuya, yung kabit mo na sa Iloilo? Yun nga po. Wala na, pauwi na ng Davao. Pauwi na, may ticket na yun eh. Pauwi na ng Davao. Kasi may bahay po kami sa Batangas. Sa Iloilo, kami makikitira doon sa bayanan ko. Eh hindi na naman din po, may isa po din po namang kapisan doon ang bayanan ko. Gusto yung kumano. Hindi naman pwede siguro. Ikaw, Andro, ano? Masasali niya? Sa akin, mas mabuti yung sa mga bata na muna kung talagang may time, makakabalikan din kami yung magkakakuan na, maayos na sa ayos ang mga bata. Dalawa kayong baon nyo, para hindi ka mahirapan. Ano?
Sabi, sabi na. Ha? Salita na. Yan na. May salita. Ano gusto mong binigay para? Ha? Ano? Ano tayo? Ano gusto mo? Ha?